Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo mga daddy ko, mommy ko, tropa ko, and welcome sa aking channel, ang Daddy Ko World Channel. So, yun, panibagong araw, panibagong kwentuhan na naman, and yun nga, no? So, kung maaalala nyo sa ating nakaraang video, no? Kung naaalala nyo lang naman, teka lang. Yan, pinatay ko lang yung electric pan kasi napakalakas. No? Yan. So, kung matatandaan nyo sa ating nakaraang video na pinamagatan kong etats. Paano maging mabuting ama, etats. Oh, so, yan. Yan yung video. No? So, yan. Tinalakay ko doon yung mga steps kung paano maging mabuting ama. No? So, yun nga. Sinorkat ko na siya para madaling matandaan. Eh, tinawag ko itong etats. Etats. And for today, no? For today, eh, bibigyan ko ulit kayo ng isa pang steps, isa pang ways, no? Kung paano maging mabuting ama. No? And for today, ang tatalakayin ko sa inyo, eh, yung tinatawag ko naman na sheets. S-H-I-T-S. Sheets. No? Ito yung mga paraan kung paano maging mabuting ama or kung paano maging mabuting ehemplo sa ating mga anak. No? So, yon, sheets. Yung unang S dun sa word na sheets ay yung tinatawag kong say that he can. No? Say that he can. Everything na gagawin niya, na gusto niyang gawin at iniisip niya na magagawa niya, eh, dapat sabihin natin that he can. No? We should always say na yun, maano mo naman yun sa anak mo eh. No? Na makita mo sa anak mo na kung meron siyang gustong isang bagay at iniisip niya or alam niya na kaya niyang gawin, eh, dapat sinusuportahan natin sila. No? At kung masaktan man sila or hindi man nila magawa yung bagay na gusto nilang gawin, eh, dapat tayong mga daddy cool, eh, we must always be here or we must always be there for them. Diba? Lagi lang natin silang suportahan kung gusto nilang magsayaw, kung gusto nilang magbisikleta, kung gusto nilang kung ano man. Diba? Lalo na kasi sa mga edad na 2, 3, yan, lagi na yung nag-i-explore eh. Diba? So, dapat palagi natin silang susuportahan. So, we should always say that he can. No? Yung letter H dun sa word na sheets. No? Yung H dun is yung tinatawag kong hit them with wisdom. No? Ito, importante na palagi tayong magbibigay ng wisdom or words of wisdom sa mga anak natin. So, bakit? Kasi, madadala nila yun hanggang pagtanda. Diba? Yung normally na nangyayari kasi, palagi nakakasalamuha ng mga anak natin is yung mga mommy cool. Diba? Kasi tayo nagtatrabaho, especially kapag wala talaga mag-aalaga, pinaiiwan nila natin yung mga mommies, no? Mga mommy cool sa bahay. So, sila pa, sa kanila palagi nakakakuha ng wisdom yung mga anak natin. No, yung tipong pag kinalakihan nila, sabi nila na sabi kasi ni mami, sabi ni mami, sabi ni mama, sabi ni nanay, di ba? So birang-bira lang may wisdom silang nakukuha mula sa mga daddy cool. No? At saka mas maganda yung may natututunan sila nang gagaling sa iyo. 'Di ba? At least proud sila na meron silang nakuha kahit konti man lang. 'Di ba? Kahit konting words of wisdom man lang galing sa iyo, Daddy Cool. 'Di ba? Mas ano 'yun, mas nakaka-proud 'yun na ito na ituro ko sa anak ko tapos na i-apply niya sa buhay niya tapos na i-share niya sa ibang tao.
na yun, kahit na loko-loko ka, at least kahit konti man lang, mabigyan mo yung anak mo ng ano, ng wisdom na madadala niya hanggang sa paglaki. Diba? So yung next natin, yung letter I, no, yung letter I na sa word na sheets is yung tinatawag kong independence must be learned. No? Independence must be learned. Ito, so, mas maganda mga daddy cool, no, sa murang edad pa lang eh matutunan niya na kung paano maging independent. 'Di ba? Yung mga simpleng bagay na tingin mo kaya niya na magawa, lalo na yung mga 2, 3, yan. Dapat nag-i-start ka ng turuan siya. And mas maganda kung ikaw yung magtuturo sa kanya. Diba? Hindi man lahat. Minimal lang. Diba? At least kung, halimbawa, maturuan mo siyang magsipilyo, maturuan mo siyang magsuot ng damit, maturuan mo siyang magligpit ng mga laruan niya. Diba? Mas maganda yung ganun. No? Mas maganda yung sa'yo manggagaling. Pero hindi ko sinasabi na na ipilit mo, kasi syempre mas ano naman na tipong may time ka, 'di ba, turuan mo siya ng mga something, mga ilang bagay-bagay na ano na pwede niya nang gawin, no, at least at the young age eh alam niya na kung paano gawin, anong dapat gawin, at yun, independent siya, 'di ba, at least kung lumaki siya, hindi siya yung tatanga-tanga na hindi niya alam anong gagawin, kasi palagi mo siyang sinasalo, palaging ikaw na lang yung gagawa, kapag nasaktan siya, ikaw na lang magtutuloy. Diba? Importante rin mga daddy cool na paminsan-minsan eh, masasaktan yung anak niyo. No? Madapa siya. Mas ako, pag nadadapa si baby Motmot, hindi ko siya tinutulungan eh. Ini-encourage ko siyang tumayo. No? Kasi doon pa lang sa point na yun eh. Marami akong nakikita ng mga magulang na kapag nadapa yung anak nila, takbo agad. Maawa, nasaktan ka ba? Ganyan-ganyan. Siyempre, normal sa magulang na maawa sa anak, lalo pag nadapa. Diba? Pero kasi, tatatak sa mga anak nyo yun eh. Tatatak sa anak nyo na kapag nadapa siya, hindi siya dapat tumayo. Hihintayin ka niyang itayo mo siya. Diba? Maghihintay yan na ng tulong, maghihintay yan ng awa, maghihintay yan ng attention, no? Tapos meron pa akong mga nakikitang ibang mga bata na kapag nadapa talagang titingin pa sa magulang, tapos iiyak, yung ayaw tumayo talaga. Diba? Which is hindi naman ganun dapat, kasi at the young age na kapag nafe-feel ng anak mo na kailangan niya ng tulong palagi sa kahit anong bagay na mahirapan siya, eh hindi siya mag-grow. Which is dapat hindi ganun yung tinuturo natin, no? At the young age dapat matutunan niya na kung paano maging independent. Di ba? Yun. Yung letter T, no? Yung letter T sa word na sheets is yung tinatawag kong treat him as a friend. No? Ito mga daddy cool, importante to eh. No, importante na maging komportable sa atin yung mga anak natin. Yung tipong masasabi niya sa iyo kahit yung hindi deep dark secret, yung mga ilang sekreto niya. Baka kasi komportable siya na sabihin sa iyo yung mga bagay-bagay. Especially kasi nakikita ko madalas mga daddy ko, ibang mga dalis out there, hindi ganun kalapit eh. Diba, syempre, unang-una, hindi palagi nakikita ng anak. Pangalawa, syempre, yung pride ng lalaki as father, no? So, parang medyo nai-intimidate yung mga anak natin. Kaya, hindi sila ganun ka-open, unlike dun sa mga mommy cools, no? Talagang open sila. Diba, mas magaan kasing magsalita sa mga nanay talaga eh, no? Meron silang ibang kapangyarihan. May ibang kapangyarihan na syempre siguro dahil dinala ng mga mommy call sa tiyan nila ng ilang buwan, diba? So talagang more on mas malapit yung mga anak sa nanay kumpara sa
sa tatay, no, sa mga daddy cool. No, but syempre, you must find way, daddy cool, no. You must find way na paano mo mapaparamdam sa anak mo na pwede kanyang lapitan in times of help, in times na meron siyang problema, in times na kailangan niya ng kaibigan. Yun. Hindi ko sinasabi na bawasan mo yung pagiging father figure mo. But, syempre, kung yun yung makikita ng anak mo, yun yung panghawakan niyo. Kumbaga, laging may isip ng anak mo na, ay, hindi ko nasasabihin kay daddy kasi, ano, baka magalit, baka ganito, baka ganyan, baka kung ano sabihin. Diba? So, hindi na sila magtatry. But unlike kung komportable sila sa'yo magsabi, eh, yun. Magiging, ano sila, kumbaga, nandun yun eh. Nandun, ikaw dapat yung mag-initiate na makipagkwentuhan sa anak mo. Ikaw dapat yung mag-initiate na maging komportable siya sa'yo. And, darating yung panahon na kapag lumaki yan, magsasabi pa rin sa'yo yan. And which is that, ano yun eh, masarap sa pakiramdam yun eh, na sa'yo una magsasabi yung anak mo ng kung ano man yung nangyayari sa buhay niya. Diba? Masarap sa pakiramdam yun. And yun. Yung next natin, yung letter S, yung huling S dun sa word na sheets. No? Yung tinatawag kong show him the world. Show him the real world. No? Ipakita mo kung ano yung totoong mundo. No? Kung paano gumagalaw ang mundo, kung paano nag-e-evolve, kung paano, basta, kung ano man yung totoo. Diba? Yung totoo sa mundo. Hindi mo siya bibigyan ng comforting ideas na kesyo ganito, kesyo ganyan. Diba? Ipakita, hindi mo siya bibiglain. Kumbaga, uunti-untiin mo siya na pag nag-fail siya, ganun talaga buhay. Pero, meron kang chance bumawi. No? Na, basta, at the middle age, parang middle age, no? Mga 10, 12, ganyan. Makita niya na yan. No? Mararamdaman niya na yan. And, dapat, nandoon ka lagi kapag nakikita niya na yung realidad ng buhay. Diba? No? Huwag mo siyang i-comfort sa kung ano mang bagay na hindi niya ikagugrow. Kasi walang mangyayari sa kanya kung palagi mo na lang siyang i-comfort. No? Ang kailangan mong gawin is i-encourage siya. Diba? Say that he can. Say that he can recover. Say that he can do it again. Say that he can do it better. Diba? Huwag mong bibihin yung anak mo. Hindi ko sinasabi na pabayaan mo na lang siya kasi ganyan talaga buhay. Hindi. Diba? Kumbaga, na-experience mo yan. Kung di mo man eksaktong na-experience niya, meron kang idea about dun sa nararanasan niya ngayon. Diba? Kasi nauna ka eh. Diba? So, all you have to do is to give him tips, give him advice, no? Give him everything that he has to know. And, yun, makakatulong yun. Kasi ang importante naman, magulang. Sila dapat yung unang-una, or mga mommy call, daddy call, tayo dapat yung unang-unang hihinga nila ng tulong. Hindi yung hihingi sila ng tulong sa kaibigan, hihingi sila ng tulong sa kamag-anak, di ba? Tayo, kasi tayo yung kasama nila. Tayo yung nagpapalaki sa kanila, di ba? Hindi lang naman yung trabaho natin or yung obligation natin is mabigay kung ano man yung pangangailangan nila. Diba? Kailangan natin silang i-guide sa kung ano mang pagdadaanan nila, no? Sa kung ano mang gusto nilang mangyari sa buhay nila, i-guide natin sila. Diba? So, yun. At the end of the day, pag lumaki yan, no? Pag sinitandaan yan, patututo yan. And it is more important na marami siyang natutunan mula sa iyo, no? Especially mga daddy calls sa atin, 'di ba?
mas maganda yung sa atin sila natututo. Hindi man mas marami sa mga mami ko, pero importante, marami sila na makukuha mula sa atin. Di ba? So, yun. Thanks for watching for today's video, and I hope mga daddy goals out there, meron kayong napulot na kung ano man sa mga pinagsasabi ko dito. And kung mga mami cool man ang nakapanood nito, I hope na i-share nito sa mga daddy cool. And yun, shits lang. No? Magpakatotoo tayo, pagiging magulang talaga medyo mahirap talaga. No, mapapashits ka na lang talaga. No, but yun nga, nandyan yan, binigay ni Lord. So, all we have to do is to guide our children. Diba? So, kung makatulong man tong shits na pinagsasabi ko or yung etats na una, I hope na ma-i-apply nyo sa mga anak nyo. No? So, lalo na sa mga daddy ko dyan na pinapangatawanan yung pagiging daddy lang. Diba? Yung pagiging provider lang. No? Pero, mas maganda na maging proud sa atin yung anak natin na marami silang natututunan sa atin. Diba? So, yun. And, dami ka na naman sinasabi. So, thanks for watching ulit. And, don't forget to like, share, comment, subscribe, and click nyo na rin yung bell button para updated kayo sa aking daily vlogs. And, follow nyo rin ako sa aking Facebook page, Daddy Cool at Daddy Cool Fever. Sa Twitter, Daddy Cool at Daddy Cool Fever. At kung meron kayong gustong mga pag-usapan natin, kwentuhan natin, i-comment nyo lang down below, no? And itatapit natin sa mga susunod na panahon, no? So yun, see you when I see you when. Bye! Himba! Ano mo naman. Shake it, baby.